Ininspeksyon ng Philippine Ports Authority ang Batangas Port Terminal para matiyak ang ligtas na mabiyahe ng mga pasahero sa Semana Santa. Ang ilang biyahero maaga nang umuwi sa kanilang probinsya para iwas siksikan. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Tinatayang higit 2 milyong biyahero ang bubuhos sa mga pantalan simula March 24 hanggang 31 para sa Semana Santa. Mas mataas yan kumpara sa higit 1.8 milyon na pasahero noong nakaraang taon. Isa sa mga tiyak na dadagsain ang Batangas Port Terminal. Kaya ngayon pa lang, nag-inspeksyon na ang mga opisyal ng Philippine Ports Authority at Coast Guard para matiyak ang ligtas na biyahe ng mga pasahero. Bukod sa mga entrance at exit point, ininspeksyon din ang mga tindahan ng pagkain at mga ticketing booth na dinagdagan pa para maiwasan ang mahabang pila. May mga e-transporter din pwedeng sakyan na mga senior citizen at PWD. Tiniyak naman ng PPA na sapat ang bilang ng kanilang mga tauhan, lalo't walang pinayagang mag-leave ngayong Semana Santa. Sa PPA, tayo ay nagdeklara ng full manpower complement during the Holy Week. No leave policy, makakaasa kayo na yung mga kawani ng PPA ay makikita natin at patuloy na magseserbisyo sa mga pantalan. Nakaantabay na rin ang Philippine Coast Guard. Bukod sa mga Sea Marshal, magde-deploy rin ang mga K-9 unit. Para talagang mapaigting natin ang seguridad. Like any other agencies or entities, no, ang ating layunin talaga is zero incident or accidents. Kung ang ilan sa Holy Week pababiyahe, si Maria ngayon na piniling umuwi ng probinsya para hindi na sumabay sa dagsa ng mga tao. Sinatry ko na noong November, ganun, hindi ako nakasakay. Paalala naman sa mga biyahero para iwas hassle, huwag magdala ng mga ipinagbabawal na gamit tulad ng matutulis na bagay, armas at flammable items. Samantala, nakahanda na rin ng Toll Regulatory Board sa pagdagsa ng mga pasahero. Tinatayang dadagsa ang mga motorista sa March 27 hanggang 28 palabas ng Maynila at magbabalikan naman sa March 31. Paalala naman sa mga babiyahe, tiyaking may laman ang mga Radio Frequency Identification o RFID para iwas aberya. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.